Halos pagsawaan na natin na araw-araw naririnig ang mga bumbero sa kanilang walang tigil na pagpapaalala at pagtulong. Pero, alam mo ba na mula pa 1901 ay sinimulan ng mabuo ang Manila Fire Department sa ilalim ng United States Philippine Commission? Dahil dito, naitayo ang pinakaunang istasyon na tinawag na San Nicolas Fire Station. Fast forward naman tayo sa 1939, matapos ipasa ng National Assembly ang Commonwealth Act No. 502 o mas kilala sa Charter of Quezon City, ay kasabay na itinayo ang Quezon City Fire Department. Ang Charter of Quezon City ay naglalayong ihiwalay ang Maynila sa mga karating bayan, kabilang na ang Caloocan, San Juan, Marikina, Pasig, Mandaluyong, Rizal, at syempre, ang lungsod Quezon. World War II, nang mapasailalim ang mga bumbero sa Japanese government o Kempeitai. Matapos ang World War, ay nailipat ang operational control sa Philippine Constabulary, na di kalaunan ay naging Philippine Constabulary Integrated National Police, o mas kilala bilang PCINP. At ito na nga, taong 1991, nang opisyal na hiniwalay ang pamamahala sa kagawaran ng mga bumbero. At dito na itatag ang BFP o Bureau of Fire Protection. Nagsaliksik kami at nagtanong-tanong sa ating mga personnel kung may idea ba sila kung ano ang pinaka-kauna-unahang naitayong istasyon dito sa Quezon City. Laloma Fire Substation. Isa Fire Substation. Project 6 Fire Substation. Laloma Fire Substation. Laloma Fire Substation. Pinagkaisan Fire Substation. Baisa Fire Substation. Baisa Fire Substation. Pinagkaisahan Fire Substation. Ayon sa aming pananaliksik, natuklasan namin na nagsimula ang isa sa pinakaunang istasyon ng Quezon City bilang Tiger Base ng District 2. Oo, parte ng distrito ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela. Ito ay ang Pinagkaisahan Fire Substation. O dating kilala bilang Central Fire Station ng Quezon City Fire Department. Isa rin sa pinakaunang istasyong na itayo sa Quezon City ay ang San Jose Fire Station noong February 20, 1965. Ito ngayon ang mas kilala sa tawag na Laloma Fire Substation. Noong distrikto pa kabilang ang Quezon City, nasa ilalim ito ng pamumuno ng dating Fire Director, Bobby V. Baruelo. Sir, nasa panahong iyon ay Senior Superintendent pa lamang. October 13, 2006, nang maging opisyal at hiwalay na distrito na ang Quezon City, sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Chief Inspector Oscar V. Villegas bilang District Fire Marshal. Sa bisa ng Department Order Number 2006-893. Ito di kalaunan ang naging Fire District 5 o mas kilala bilang Quezon City Fire District. Ang pagpapalit ng pinuno ay ginagawa ng isang organisasyon tulad ng kawanihan ng pamatay sunog upang makahanap ng angkop na namumuno na magpapatatag ng samahan sa pamamagitan ng karagdagang karunungan at estratehiya. Ang Quezon City Fire District ay may 13 City Fire Marshal Fire Directors base sa pananaliksik na aming nakalap mula noong dekada 70 hanggang sa kasalukuyan. Ang mga magigiting na naging hepe ay sina Colonel Gaudioso Villegas Jr., Colonel Arturo Torres, Colonel Wenceslao Romero, Superintendent Manuel Badoria, Superintendent Carlito Romero, Chief Inspector Ricardo D. Lemense,
Chief Inspector Oscar B. Villegas, Senior Superintendent Bobby V. Baruelo, Senior Superintendent Jesus P. Fernandez, Senior Superintendent Manuel M. Manuel, Senior Superintendent Jaime D. Ramirez, Senior Superintendent Joe Fernand L. Bangyod, Senior Superintendent Gary R. Alto. Ikas na araw po sa ating lahat bilang inyong jefe ng Community Relations Unit ng Quezon City Fire District. Sa ilalim ng pamumuno ng ating Butihing District Fire Director, Senior Superintendent Gary R. Alto. Sir, ito po ay pagbabalik-tanaw, paggalang at pagkilala sa mga naunang uniformadong Quezon City BP Officer. Sa kanilang pinaghirapan at unti-unting pagtaas ng antas sa uri ng serbisyo publiko para sa mga mamamayan sa lungsod ng Quezon. Hangad po namin ang inyong taus-pusong pagsuporta sa aming mga pinagsisikapang tungkulin, mga plano at programa sa kasulukuyan at sa hinaharap upang maging ligtas na manirahan at may progresibong pagnenegosyo sa minamahal nating lungsod. Mabuhay at maraming salamat po sa inyong lahat. Sa tulong ng pagbabalik-tanaw sa nakaraan ay marami tayong natutunan sa kanilang naging sistema, kalakaran, minsang pagkakamali at syempre sa kanilang mga naamit na tagumpay. At sa panahon ngayon na madami na ang nagbago sa atin, pinakapagtatakang patuloy pa rin ang pag-unlad ng serbisyo na inaalay natin para sa komunidad.